Hey guys, what's up? Pasay Baller here. Dito po ngayon tayo para sa predictions natin for, of course, PBA games. We have two games for today. The game will start at 4:30. Iba yung oras kapag ka Saturday and Sunday games as compared to the weekdays. Okay, so let's start with the first game. It will be Converge FiberXers going up against Meralco Bolts. These two teams, they have the same record of 1 win and 2 losses. Again, their record is the same with 1 win and 2 losses. Before we proceed, inaanyayahan ko lang yung mga hindi pa dyan nakapag-subscribe dun sa YouTube account natin, Pasay Baller. Pakiclick lang po yung subscribe button dyan, sama nyo na yung bell logo para automatic meron kayong makukuhang notification pag meron tayong bagong video or bagong prediction. Lalong-lalo na parating na ang NBA next week. Excited na for sure ang kalamihan dito sa Pilipinas. Okay, alright, just like what I was saying earlier, pareho sila ng record, 1 win and 2 losses. Tong Converge, at sobrang pareho, yung 1 win nila, tong dalawang teams na to, parehong team yung tinalo nila. They both defeated Terra Firma. Tapos yun na nga, let's start with Converge, so tinambakan nila yung Terra Firma. Yun nga lang, after Terra Firma, medyo malakas na yung mga nakalaban ng Converge, diba? They went up against Magnolia, na isa sa mga top teams ngayon. And they went up against Bay Area lang naman, diba? So, ang record again, so natalo ng dalawa, magkasunod itong Converge. Pero ang kagandahan dito sa last game ng Converge is that they were down as much as 21 points, if I remember it right. Pero hunabol nila. Hinabol nila itong Bay Area. I'm not sure kung bumaba ng 3 points, 2 points. Basta humabol. It's just that they couldn't convert towards the end. Kaya natalo pa rin sila. And I guess the final score was a 6-point lead by Bay Area. Ito namang, kabila, which is Meralco. First 2 games nila, yun naman lang mga talo. And then, itong latest na laban nila, dun sila nanalo. And again, Terra Firma. Tinambakan din nila ang Terra Firma kagaya ng ginawa ng Converge. So, kung titignan mo, medyo patas talaga sila. Parang pareho nang nangyayari sa mga buhay nila, itong dalawang teams na to. It's just that, I have to say, medyo mas malakas yung mga na-encounter nitong Converge kesa dun sa Meralco. Okay? In terms of momentum, may lamang ang Meralco, obviously, kasi galing silang panalo, diba? In terms of fatigue or in terms of rest, well, pareho silang well-rested, pero mas mahaba ang pahinga nitong Converge. I can't remember kung kailan pa yung last game nila, parang more than a week ago, diba? So, mas pahinga itong Converge. Kung titignan mo rin yung mga numbers nila, itong Meralco naman, lalamang sa Converge in terms of their rebounding. Nakita ko, grabe, ganda ng rebounding ng Meralco. They are averaging 55 rebounds a game, while itong Converge nasa 47 lang. Tapos itong Meralco, lamang din in terms of assists. Nasa 25 assists per game sila, while itong Converge nasa 21. Hindi naman malayo yung Converge, pero grabe, ang ganda ng assists per game ng Meralco at 25. Of course, hindi naman papahuli ang Converge. Meron din namang mga departments na lamang naman ng Converge. Number one dyan, yung free throw shooting. Grabe. Yung free throw shooting ng Converge is at 79, around 80%. So, very good yan. Sa 10 tira, 8 pasok. Not bad at all, di ba? Ang pangit, itong sa Meralco, nasa 67% lang sila. Imagine, sa bawat tatlong tira, isa mintes, that's on the average. So, what Meralco needs to do here is to make sure that they would be improving their free throw shooting percentage. Kasi syempre, at the end of the day, manghihinayang ka dyan, lalo na kapag ka-close games. Isa pang lamang ang Converge is yung sa blocks. Ang Converge ang isa sa mga top teams in terms of blocks per game. They're averaging around 5 blocks per game, while itong Meralco nasa 2 blocks per game lang. So, obviously, Converge is one of the tallest or one of the biggest teams, kaya they have that capability to block shots. Okay, ang spread pala nakita ko is -2.5. It's given to Meralco. It's really tough. Kung titingnan nyo, parang patas lang talaga. Patas sa patas lang yung dalawang teams. Yes, may lamang yung isa, pero may lamang din yung isa. May kwento yung isa, may kwento din yung isa, diba?
But I would go with Converge. Gustong-gusto ko yung lineup ng Converge. Napakalalim. They have players who can shoot from threes. They have players who are hustlers. They have players who can defend. Kung ikaw yung coach ng Converge, napakasarap ng buhay mo eh. You just need to really figure out kung ano, kung sino ipapasok mo, anong quarter mo ipapasok, sino itatapat mo kay ganon, and you can actually get wins for sure. Sa lalim ng lineup na yon. So my pick on this one would be Converge FiberXers plus 2.5. I'm not even gonna be surprised if Converge would actually win it all the way. But to be safe, our pick should be Converge plus 2.5. All right? Converge plus 2.5. Peace out. Pase love and God bless.